protagonista, tuluyan ng tinuntukan. Multibilyong pisong anomalya umano sa isang road right-of-way project pinasisiyasat ng Justice Department at Philippine Drug Enforcement Agency aapela sa binasurang reklamo laban kina dating Customs Commissioner Nicanor Faldon at mga kasama niya. Tanghali, tinundukan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang usapang pangkapayapaan sa mga komunistang rebelde. Inanunsyo ng Malacanang na pinirmahan ng Pangulo kahapon ang Proclamation 360. Formal nitong pinuputol ang lahat ng pakikipagnegosasyon sa CPP, NPA, NDF o Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front. Kasabay nito, iniutos din ng Pangulo na kanselahin ang lahat ng nakatakdang pakikipagpulong sa grupo. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ginawa ng gobyerno ang lahat para magkaroon ng isang final peace agreement. Pero anya, sa kabila nito ay nagpatuloy ang karahasan ng grupo. Nakalulungkot anya na hindi na naipakita ng grupo na sila ay tapat at desidido na isulong ang isang makabuluhang negosasyon. Tiniyak naman ni Roque na patuloy na ipinagdarasal ni Pangulong Duterte na makamit ng bansa ang hinahangad nitong kapayapaan. Binatikos naman ni CPP founder Jose Maria SISON si Pangulong Duterte. Sa kanyang Facebook post, ipinaliwanag ni SISON kung paano umano sinabotahe ng Pangulo ang peace process. Anya, matapos ang ilang buwan ng pag-uusap sa pagitan ng gobyerno at National Democratic Front, sa pagbalangkas ng peace agreement, ay nakatakda na sana ito para sa ikalimang round ng pag-uusap sa Oslo ngayong weekend. Ayon kay SISON, ang mga draft ay tungkol sa amnesty at pagpapalaya ng mga political prisoner, ceasefire o tigil putukan, at agrarian reform. Anya, naging masaya at kumpiyansa ang parehong panig ng gobyerno at NDF na mapirmahan ang mga kasunduan sa pagtatapos ng ika-anim na round ng peace talks sa Enero. Ayon kay SISON, nilabag mismo ni Pangulong Duterte ang usapan na maging maingat tungkol sa usapang pangkapayapaan hanggang mayroon ng magandang balita na iaanunsyo tungkol sa pag-usa dito. Pinakitaan niya ni Duterte ang kanyang mababaw na pag-unawa sa peace process sa ilang beses niyang litanya at banta na tatapusin ito. Dagdag pa ni SISON, ilan lamang ito sa mga sintomas na mentally unfit ang Pangulo na hawakan ang complex o komplikadong peace process. Anya, dapat pag-isipan ng gabinete at ng tinawag niyang reactionary armed forces kung fit si Pangulong Duterte sa kanyang pwesto. Si SISON ay dating guro ng Pangulo. Pakinggan po natin ang panig ng gobyerno. Nasa linya ng telepono si Labor Secretary at Government Chief Peace Negotiator para sa dito po sa usaping ito na si Silvestre Bello III. Sir, magandang tanghali po sa inyo. Hello. Yes, magandang tanghali po. Secretary, ano ho ba? Ano ho ba ang pinakamasasabi ninyong matinding dahilan na nag-udyok po sa Pangulo na itigil na o wakasan na yung negosasyon sa mga rebelding komunista, sir? Maliwanag, Pinky, yung naging authors ng ating Pangulo at kung bakit yan ang naging decision niya. Dahil mula pa, nagpakita naman ng ating Pangulo ng sinceridad, ang daming goodwill gestures at pinakita sa kanila. Lahat ng mga kailangan nila binigay. Lahat ng mga nirecommend nila sa kabinete niya, binigay. Lahat ng mga nirequest nila mapareleas yung mga consultant nila para they can participate in the peace project, binigay. Lahat po ng mga kailangan niya at a sign of his goodwill at saka yung political will niya to pursue ito, eh, pinakita na ating Pangulo yan. Pero hindi naman sinukuyan na ng positive na reaction from them. Tuloy-tuloy naman yung mga inkwentro, tuloy-tuloy yung kanilang collection of revolutionary tasks, at kung anong mga sinasabi, hindi mo, noong nakaraang ASEAN meeting, nagmamarka sila at sinasabi na ang ating Pangulo ay pasista at nakakurap. Ikaw ba naman, Tim, at tutuwa ka ba naman sa ganun na you are giving them all the gestures that they want to show your sincerity and they come, they say it in a negative form.
So I think that the president, of course, if we can listen to yung mga recommendation ng ating intelligence community na dapat tapusin muna yung pag-uusap tungkol sa mga pabayapaan. Secretary, sabi po ni Joma Sison na nakatakda daw sana yung ikalimang round ng pag-uusap sa Oslo ngayong weekend, sir? Actually, wala po akong na nalalaman na gano'n pinky, except meron siguro mga nagbabak channel, gano'n. Pero yung official position ng panel, wala po kami gano'ng schedule. Para lumalabas ho kasi sinasabi din ni Jose Maria Sison, sir, na si Pangulong Rodrigo Duterte daw ang siguro may kasalanan nga at kaya hindi daw natutuloy itong peace negotiations. In fact, ang sabi po niya ay mentally unfit ang Pangulo na hawakan ng isang complex o isang komplikadong usapin katulad po ng peace process. Those are very unkind words coming from Chairman Joma Sison. Hindi po totoo yan. The President is in his right mind. His decision is based on factual and legal basis. Kaya hindi po ako sumasang-ayon sa sinabi ng aking kaharap sa kabila. Meron ho pa kayang pwedeng magbago? Meron ho kayang pwede pang mangyari para magbago po ang isip ng Pangulo at muling mabuksan po kaya ang negosasyon? Well, Pinky, if you heard the statement of the presidential spokesman Harry Roque, sinabi niya na ang legacy ng ating presidente for our country is still a just and lasting peace. So, nandun pa rin yung advocacy niya for lasting peace. So, I don't think that the president has abandoned that. Ang gusto lang makita ng ating presidente ay yung sincerity of the other party that they also want peace for our country. Yung mga kasamang mga rebelding grupo, sir, na nabigyan ng napalaya at nabigyan po ng mga safe conduct passes, paano ho ba? Ipapa-aresto ho ba sila ulit? Well, alam mo, ganito yan na Pinky, no? Under the nothing and under the framework of the talks, yung peace process is terminated upon service of a written notice of termination. And it takes effect 30 days after the receipt of the notice. Ngayon, when the talks are terminated, automatically the gossip is terminated. So, considering that the president issued proclamation number 630, this is a constructive notice that he is terminating the talks. Pero para ma-formalize siguro, para wala silang masabi, siguro, I, as chairman of the panel, will now send a notice of termination sa kanila. Mm-hmm. And thereafter, the judge gathering loses its effectivity. And therefore, yung mga nakalabas, because of yung temporary releases nila, they have to go back. Dahil wala ng peace talks where they are supposed to participate. Alright. Maraming salamat po, Government Chief Peace Negotiator para po sa CPP-NPA-NDF na si Silvestre Bello III. Thank you, sir. Pangungunahan ng Kilusang Mayo 1 at Kilusang Magbubukid ng Pilipinas ang isang pambansang kilos protesta sa November 30. Sinabi ng KMP na kanilang tututulan ang isinasagawang pagpatay ng militar sa mga magsasaka at namumuno sa kanila dahil sa kanilang pinaglalabanan na lupain at kabuhayan. Malinaw umano na ang pamamahala ni Pangulong Duterte ay pagbuhay sa diktaturya sa bansa. Sa mga balitang abroad, isang ingay ang na-detect ng mga otoridad sa pinakahuling lokasyon ng nawawalang submarine sa karagatan ng Argentina. Isang bagong development ito sa paghahanap ng submarine na nawala ng kontak noong nakaraang linggo. Ayon pa sa Argentine Navy, may narehistro din silang pagsabog sa kinaroroonan nito. Lula ng nawawalang Argentine submarine ng 44 na crew, iba't ibang mga grupo na rin ang tumutulong sa paghahanap ng ARA San Juan, lalo pa't pinangangambahang mauubos na ang supply ng hangin sa loob ng naturang vessel. Pumirma na ng isang kasunduan ang Myanmar at Bangladesh ukol sa posibleng pagbabalik ng daan-daang libong Rohingya Muslims na lumikas mula sa
Rakhine State. Ito ang inanunsyo ng de facto leader ng Myanmar na si Aung San Suu Kyi. Wala pang karagdagang detalye ang ibinunyag ukol sa kasunduan, ngunit sinabi niya na isa itong quote, win-win situation para sa dalawang bansa. Simula Agosto nitong taon, umabot na sa higit 600,000 na mga Rohingya refugees ang lumikas mula Myanmar dahil sa karahasan sa bansa. Tinawag ito ng United Nations bilang isang ethnic cleansing. At sorpresang binisita ni na US President Donald Trump at ng kanyang First Lady na si Melania ang isang Coast Guard station sa Florida. Bahagi ito ng pagdiriwang ng bansa ng Thanksgiving Day. Pinasalamatan ni Trump ang mga miyembro ng Coast Guard lalo na sa ginawa nilang pagre-rescue ng libu-libong buhay nitong mga nakaraang mga bagyo na humagupit sa US.